15 amperes na circuit breaker, ilan ang ilaw na pwede nating maikabit, pwedeng gamitin sa 15 amperes na circuit breaker? So kung pagbasihan natin ang kundo unit na dito sa pinagtatrabuhuan ko, tingnan natin yung kung ilang ilaw yung ginagamit sa 15 amperes. So sa entrance pala mayroon siyang isa na ilaw. So, sa loob ay mayroong lima, no? Kabila ang dalawa, tapos sa gitna, isa. So, anim na. Anim na. Tapos, dito sa bandang kitchen, mayroong dalawa. So, walo. Sa loob ng CR ay mayroong dalawa. So, sampo. Sampong ilaw ang isang kuno unit na kinabit. So dito tayo sa competition. Sa 15 amperes, ang allowable lang na pwede natin gamitin dito ay kailangan 80% lang, no? Sa 15 amperes na circuit breaker. So ang 80%, no? I-times lang natin ang 15 amperes times 0.80, ang kalalabasan dyan ay 12 amperes, no? So 15 amperes times 0.80, yun na lumabas ang 12 amperes. So paano natin makukuha ang wattage? Kadahil ang ilaw ang pinag-usapan natin ay nagbabase tayo sa watts. So i-times lang natin, no? I-multiply lang natin ang breaker. Ito yung final na condition natin, itong 12 amperes. 12 amperes na circuit breaker, dahil nabawasan natin ng 20%, i-times natin ito ng 230 volts yung power supply natin. So ang kalalabasan dyan ay 2760 watts. So watts ang kalalabasan dyan. Ito yung 12 amperes, ito yung breaker natin, circuit breaker. Okay, para maunawaan. Circuit breaker natin. At itong 230, ito yung power supply. Or, tinatawag nating current. So, 12 amperes times power supply. So, ito yung 2760 watts. So, yun ang total na wattage na pwede natin gamitin sa 15 amperes na circuit breaker. So paano natin makukuha kung ilan ba talagang ilaw ng ang 2760? So mayroon tayong constant number of watts na gagamitin diyan sa competition, dahil 'yun ang permanente nating gamitin talaga. Yung tinatawag nating constant number sa wattage. Ito yung i-assume natin, no, na every bulb, assume natin na mayroon siyang 100 watts. So para makukuha natin kung ilang ilaw ang 2760. So 100 watts, no? Yun ang constant na i-divide natin ang 2760 watts. Divide natin sa constant natin number na 100 watts. Doon na lumabas kung ilang pirasong ilaw ang pwede nating ikabit. So 27 pieces na ilaw ang pwede nating gamitin sa 15 amperes na circuit breaker. So yun ang tatandaan natin. So kung lumagpas na dyan ay kailangan natin na magdagdag o magdagdag ng circuit breaker. Kailangan nating dalawahin na 15 amperes para sa ating ilaw kung lumagpas na dyan, dahil kung mayroon pang expansion ng bahay, no? So sa size of wire naman ang pag-usapan natin, itong 15 amperes na circuit breaker, kailangan lang natin dyan ay 2.0 mm squared na size of wire. So 2.0 lang yan. Yun ang pinaka-standard binabasihan natin sa construction site. Yun ang laging ginagamit.
pwede din kayong magbasa-basa sa Philippine Electrical Code. Or pwede tayo sa 14 American wire gauge or EWG. So yun yang yun lang mga kasama no. Mga kaibigan, sana may natutunan kayo ng konti. Size of wire 2.0, 14 EWG and itong 15 amperes natin ay yung 27 pieces na 8.